inaamoy mo ba yung panty mo pagkahubad? Yay! Nauli ko si Rocky! Merong ano? Ano? So, ano, hindi kasi ayaw ko kami. One. Ganda mo kagabi, Dai. Thank you. Ngayon din na. Nagpa-picture sa'yo din. Sobrang ano, sobrang bangig. Bangag ako ngayon. No. Kapatuwa ko naman. Ganda-ganda ng baby girl na yan. Tapos, eto yung babae, super humble. Kahit ano ilagay niya sa rurok. Na kahit ano, super humble na ba. Ang ganda ng ano mo ah. Outfit mo. Sige, magkulahan tayo. Pareho lang naman. Hi, Rocky! Welcome to Top 5! Chapter 2! Ah, may chapter 2 na? Kasi, wala. Most requested ka. Ah, talaga ba? Oh, sige. So, eto na. Umpisahan na natin. Alam mo bang 1.2 million yun yung ano natin? Ah, talaga ba? Yung top 5 natin. Wow! Yung usapang ebak. yung kinaskas mo. So, eto, may part 2 na. Kasi, okay. Ang dami nagre-request. And part 2 naman po kay Rocky. Kasi nga, alam mo na masyado kang trending sa Pilipinas. Wala siya. Sige, tayo chinita talaga yung kita niyo yung mga pang... mo ko. Niloloko niya sa mga kapatid niya. Rocky! Nung bata ka ba, wini-wish mo na sana lumaki na agad yung boobs mo? Mm-mm. Oo lang. Siguro naramdaman ko yung bandang mga elementary. Tapos, ano ginagawa mo para ma-feel mo na siyempre, hindi pa ako hindi pa ako nagbabra noon, di ba, elementary. Kasi wala naman talagang ibabra pa eh. Sando-sando, tapos uniform. Sando-sando pa lang. Pero yung sando ko, yung may pavina ganon. Yun, yung binibili sa kanila nanay. Okay. Yung mga, ano yun, parang maramihan niya binibili, wholesale sa divisoria niya pa binibili. So, one time sabi ko sa mama ko, ma, bilang mo naman ako ng bra. Bilang mo na ako ng baby bra. Okay. Kasi grade 6 na ako, tapos lahat ng mga klase ko nakabra na sila, tapos ako walang bra. Sando. Pang kay nene. Yung flat lang. Di ba may sando bra na parang bra siya na hahati dito? So, hindi yan. Hindi talaga. Ma, bilang mo naman ako ng baby bra. O, di binila niya ako ng baby bra. Tapos, nakakita ako nung nangalkal ako dun sa kabit ng nanay ko. Siyempre, nag-wish ako na parang bakit walang tumutubo. Parang gano'n. Tinignan ko yung kabit ng nanay ko. May nakita ko dun mga pad. Mga pad. Oh, okay, kay Mara. Nilagyan ko pinapalat. Sa uniform? Oo, papasok ko ng school. May mga tatlong pad siguro dito. So proud ka na pag nakadito. Oo, tapos di ba medyo maluwag-luwag pa yung dito nun, yung blouse mo, di ba, kapag ano. So kapag... Paano iipit kapag, yun? Kapag... Naipit siya kasi baby bra eh. Medyo, okay. Pag yung baby bra, medyo masikip naman siya sa ilalim. Hindi malalaglag. Tapos yun na nga, edi pag... Nung ganun, nung ano na, so sa school na ako, ganyan. Tapos di ba, mainit sa school. Siyempre, public school ako nung grade 5, grade 6 ako. Ay, pay ako ganyan. Tapos pagkita kong ganun, ay, kita yung ano. Yung mga pads. Yung mga ganun-ganun. Alam nung nanay mo, sinuot mo? Hindi. Ngayon, malalaman niya na. So ganun, parang nag-wish ako mga elementary siguro talaga. Tapos yun yung desperate measures ko para merong konting umbok sa ano. Ba't ganun, no? Bata pa lang tayo. Kaya ako naman natanong, kasi relate ako, ang nilalagay ko naman, bulak. Ano yung munggo na pwede tumuhan? Kahit tumuko lang sana sa t-shirt, yung gano'n lang, kahit bumuko lang, sa'yo malalakpad. Bakit nandun na yung ano eh, nakapresent na dun. Diba, syempre, titingin-tingin ka kung ano yung meron sa nanay mo. Diba, nandun nakatago yung mga ibang lipstick niya, yung mga nakatago yung mga dinjamadjamante. So, yun yung mga moment na napapalo tayo pag naglilikot tayo ng gamit ng munggo. Actually, pero hindi naman na nalaman yun. Yung sinuot. Hindi siya nagtaka, may tubo yun, di ba? Kasi kahit nilagyan ko ng ganun, wala pa rin. So yung classmates mo, hindi ba napansin? Hindi naman. Kasi yung parang feeling ko sakto lang naman yung nilagay ko. Tsaka kasi wala naman talaga. Kumbaga, kapag nakita mo siyang ganun, parang may ganun lang. Pero kumbaga dati kasi, papasok siya. Lapad lang. Ngayon, gumano na siya. Bumukol. Pero aminin natin, medyo yung na-boost yung confidence. Ay, oo lang. Oo. Kasi parang hindi ka iba sa mga kaklase mo. Grabe sa sarili mo. May panlabang panamante ko. Ganyan ang panlaban mo. Andyan na lahat. Hindi, pero talaga, nung time lang na yun. Pero nung college na ako, ano na, kebs na sa akin. Wala na. Pero yun. So, lahat tayo, dito ba, may nag-ano ng bulak?
Wala, ganyan. Nagsuot ng foam, gano'n, para bumuko. May alam nga ako, medyas talaga. may nabasa ko SPG Secret pal. Ewan ko lang kung ano. Yung parang nag... Eh di, labing-labing na sila ng jowa niya. Tapos nung hinahawakan na daw ng jowa yung mga boobs niya, biglang sabi, biglang lumabas daw yung... Lumabas daw dito sa harap yung medyas. Okay, next question. Inaamoy mo ba yung panty mo pagkahubad? Dati. Hindi, seryoso. Dati. Siyempre! Kailan yung dati? Dati nung talagang hindi ko pa alam yung amoy. Minsan nga, di ba kapag tumatay ka, ang gaganong ka, tapos amoy-amoy mo. Tapos yung itsura, tinitingnan mo. Anong kulay may madalas? Anong kulay? Pagkakakain ka, pag kumain ka ng munggo, malamang magaling yun. Hindi, yung panty mo, anong kulay? Ah, pagko... Pagkakaban. Ba't kailangan? Oh, syempre, depende yan. Parang ngipin yan. Depende sa kulay ng ngipin. Kung minsan may puti, minsan nag-yellow siya. Parang ano, diba sa ngipin, diba? So pag hindi ka masyadong nag-toothbrush, alam mo na, hindi ka na masyado naghugas. Yellow, may yellow. Pero mas may orange ba? May mga wala na pala kung orange. Pag orange, may sakit sa bato yun. Pag brown, wala naman brown. Walang brown. Ano lang, yellow lang. May yellow, yellow lang. Pero inamoy mo minsan, ano amoy? Oo nga, syempre. Sabi mo, wow. Ano, wow. Wow, pa yung kanina. Tapos nilalaro-laro mo ba yung mga something dun sa panty mo? Ay, hindi. Ganun, nilalaban ko kasi yun agad. Parang kasi, di ba si mama mo, kumbaga yung nanay natin, di ba bago maglaba muna yung damit mo? Pag nakita niya yung mama, diba? Hindi, tsaka ba ano yan, yung amoy niya muna lahat. Kahit panty pa yung amoy niya. Amoy niya muna kung gamit na, hindi ba? May so, ngayon tumigil ka na sa pag-amoy? Oo, kasi alam ko na yung amoy. Nakaka-relate. Ay, talaga. Siguro hanggang ngayon na amoy niya. Okay. Minsan ba nung pagkabata mo, tinry mong umihi ng patayo na parang voice? Oo lang. Oo lang. Ano nangyari? O di, kumalat dito. kumalat sa legs, di ba? Kasi wala naman tayong parang imbudo eh. Siyempre parang yung atin, different direction. So, wala ka talagang ano, diba? Kalat dito. Makalat, diba? Spread siya talaga. So, paano nabasa yung short mo? Hindi, umihi ako. Siyempre, din hanggang kayo sa lawal ko. Saan ka? Uwin sa CR? Tapos nakatayin ko naman? Hindi. Sa garahe namin. Kasi nung hindi, bata pa naman ako yun noon eh. Nung nangungupahan kami, kapag may tao pa sa banyo namin, tsaka kapag tinatamad ako, dun ako sa, garahe. Sa garahe umiinom. Wow! Wala namang, paupo. Eh, syempre yung garahe naman noon namin, kahit garahe siya, wala naman sakyan noon. Kaya wala naman kahit ano. Yung garahe talaga namin noon, puro, yung paliguan, ganyan. Tapos ka naglalaba. At si Jessie lang ang umiihi dito, yung mga ganong moments. Ah, hindi na. Yung mga kapatid ko rin, syempre, doon din ang umuwi. Okay. So, na-try mo umihi pa tayo ng parang boys. Para lahat tayo, no? Tinry na na-curious tayo. Actually. Tayo ng patayo. Mm-hmm. Para tayong tanga. Agos-agos dito lahat. So, ano ka nag-ugas? Noong time na yon? Oo, noong umagos. Yung malaki. Oh, syempre, boost lang ganun. May drum kasi kami noon na malaki. So, ano na-realize mo? Na-realize ko na ano? Hindi mo na siya umuwi. Na pag tumanda ako, dapat hindi ganun. Ba? Tapos biruin mo, syempre. Dati, di ba ako nagsasando, di ba ako nag-ano. So, yun. Sa garahe namin. Yun. So, na-try niya. Normal tayo, normal. Okay, next. Last one. Kung malaman mong merong HIV o STD ang partner mo, hihiwalayan mo ba siya? Oh my God, syempre. I think so. Lalo na kung nilihim niya sa akin ng matagal.
Masakit din. Oo, kasi niloko niya ako eh. So, kung matagal na siyang may HIV or STD, ibig sabihin niloko mo ko. Matatanggap ko pa kung may HIV ka or AIDS ka dahil na ano ka, diba? Yung parang naturuan ka or parang accidentally may ganun. Pero kung in a relationship na tayo tapos biglang, ano, ever since the world began, mo sinabi sa akin, nag-DM ka sa akin, ibig sabihin, niloko mo. Unfair. Diba? Unfair. So, hindi naman sa inaano natin yung mga may HIV or STD or AIDS dyan. Pero, kumbaga, pag ganun sa relationship, niloko ka, diba, nilihim sa'yo, yun yung foul, diba? Hindi ka nirespeto, diba? Hindi sinabi sa'yo. Tapos, tapos magkikemi kayo, meron pala siya. Kaya maganda yung magpa-test muna kayong dalawa bago kayo mag-check. Bukod sa pagkuha ng CNMR, Certificate of No Marriage, magpa-HIV test. Oo. Alam mo, practical na yun ngayon. Hmm. Oo, maganda nang gawin ngayon yun. Tsaka meron pa nga yung dapat daw, compatible din yung blood ninyo. So, kahit mahal mo siya, iwalay mo? Feeling ko, kasi ano eh, sobrang ano naman yun, yung kumbaga, paano yung pangarap namin? Kung ano pangarap ko, diba? Baka iba talaga yung nakalaan para sa ating dalawa, diba? Magsasacrifice yung bata, magsasacrifice yung bata. Tama, tama. Diba? Kasi future nyo din naman eh. Mm-hmm. Para sa isa't, at saka magpagamot siya. Magpagamot siya. Mm-hmm. Ganon. Tsaka it doesn't mean naman na, ano, na... Kunwari, meron siyang gano'n, di ba? Eh, talagang masamang tao na siya, di ba? Kumbaga, siguro, ano lang talaga, nagkamali siya before, pero kailangan niya ayusin na yung sarili niya ngayon. Diba? Siguro hindi niya naman yung ginusto din. Siyempre, sino ba kung gusto magkaroon ng yun? Tama, di ba? So, yun, kung meron ka, maging honest ka sa partner mo, una pa lang, para hindi makamaging unfair. Tama. Yun, so, makinig kayo lagi na Secret Fast na may pag-ubo. Alas tres, araw-araw yan sa Love Radio. At syempre, napaka-trending na mga videos ng Secret Fan ni Rocky Tera. Yes! So, at yung baby girl. Oh, thanks, Mom Tanya. At yung vlog ni Mom Tanya, lagi nyo pong tingnan. Ayan. Uy, subscribe nyo rin ako sa channel ko, Rocky Tera, kahit wala pa pinupload. Nakakatawa ka nga, kahit di ka naman nagpapasubscribe. Sinasubscribe ka nila, ganun ka kasi ka. Oh, thank you guys. Subscribe pero may muta ka ngayon. Oh, sige na, thank you na. Mag-secret fight ka na. Thank bye-bye. You. Thank you so much. Thank you. Ayan na. Ano na, featuring DJ Rocky na. Yeah. Bye.